Meron tayo mga kakirig no. So ito yung diagram niya. So simple circuit lang. So main. So ito. Control circuit natin. One pole. Ito. Voltage sensor. Ito. TR or timer. So ito. So selector switch. Ito, 3 position. Normally close push button switch. Normally open na push button. So ang terminal block natin for pump protection is nandito. So magnetic contactor. So ito, no? So pilot light, green at red. So ito yung simple circuit natin ngayon mga kakirig. Hey, what's up mga kakirig? Welcome back to my channel. So for today's video, rehab naman natin tong controller na to, ng submersible. So existing to mga kakirig, no? So gagawin ko dito, babaklasin ko lahat, papalitan ko kasi mga luman to. Pero ang gagamitin natin dito is ulit yung current coil. Ito kung pwede ba to, titestingan natin. So ito yung rootless relay. Yung timer, titestingan natin kung gagana pa ba to. So ito, papalitan natin to kasi maliit na to. So pati dito mga kakirig. So ang unang gagawin ngayon mga kakirig is backlash. So tara! Natang-tang na yung natanggal na yung wire. So sunog natin mga kirig. So dahil nakabolt ito mga kirig, no? So mahirap ito tanggalin. Nakabolt kasi ito siya. So bolt a nut. So ang gagawin ko ngayon is kukunin ko ito, no? Screw ko ito para kukuha siya, no? So try. Medyo nalinis na natin ng konti. So babalik natin sa konting linis lang, no? Linis na natin ng konti. So ito yung magiging laman nito, no? So ito yung main breaker natin. So guys, ito circuit breaker main 32 amps, control circuit breaker, voltage sensor over under, on-delay timer, contactor shinlin, at saka thermal overload shinlin, current transformer, voltmeter, voltmeter, ammeter, stop, start, stop, run. So baliktad to, no? Ililipat natin ito yung mga existing control na mga kirig. So start, stop, select switch. So palitan, ilipat natin. So bago yan mga kirig, butasan muna natin ito, no? Tatlong butas. Palitan natin ng pulso, 25 mm. Ito, 25 mm na pulso. Thank you.
sit up na natin. So sa pag sit up mga kira is depende yan sa diskarte mo mga kira. Kung anong maging diskarte mo dito. So pag arrange ng mga devices. Cable tray. Instinct lang gamitin natin. Bang. So yan. So kirig. Okay. So next is lalagyan natin ng marking para sa screw. Dito sa mga devices natin. So ayan, tingnan natin. Uy, wala tayong marker ah. Ito kaya. So panhead yung ginagamit ko mga kirig, no? Panhead screw. Okay.
Air. So yan mga rebels na kirig. So lagayan natin, mount na to. Mount natin yung iba. So main. So dito ko ilalagay sa taas yung magnetic contactor natin. Ayun yung pumasok eh. Ay, may nakalimutan ko pala. So, may nakalimutan tayo install mga mount. Yung itong dalawang carrying. So, i-mount natin ito. Medyo tabingi yung isa. Tita, tabingi. So, yan ang kirig. So, yan. Ito na yung wiring natin. Ito na yung setup na wiring natin. So start na tayo mag-wiring ito. So medyo may malaking espasyo tayo mga kirig. Kasi wala tayong clockless relay na ginamit. Kasi level switch lang yung gagamitin dito mga kirig. So tara, wiring na tayo. So wiring na tayo mga kirig. So ito yung diagram niya. So simple circuit lang. So main. So ito, control circuit na kit natin, 1 pole, ito, voltage sensor, ito, TR or timer, so ito, so selector switch, ito 3 position, normally close push button switch, normally open na push button, so ang terminal block natin for pump protection is nandito, so magnetic contactor, so ito, no? So pilot light, green at red. So ito yung simple circuit natin ngayon mga kakirig, no? So ang unahin kong inuuna ko talaga mga kakirig pag nagwa-wiring ito is line 2. So kung line 2 tayo, makikita nyo sa line 2 wala masyadong mga interlocking mga kakirig, no? So line 2 ko una magwa-wiring. Pero sa ngayon mga kakirig, ang unahin ko is ang power circuit mga kakirig, no? So ito yung ibig sabihin yung supply ng para sa motor yung unahin ko. So gagamit ako ng wire na malaki, 3.5 mga kirig. So ito yung gagamitin ko. So unahin ko supply. So ito yun para supply, line 1 line 2. So from dito makikita nyo mga kirig, so maglilinya ako patungo dito sa in ng circuit breaker mga kirig. So power circuit muna yung unahin ko. So next line 2, so dito yung source natin. So kung itatap nila dito na yung supply. Line 2 dito to dito, no? So scroll na. So next is from line 1 ng breaker to okay, magnetic contactor mga kirig, no? So dadaan, idadaan natin guys. Current coil yung isang linya niya. Dito papasok natin. Tapos dito. So yan yung
Gagawin natin, no? Pasok natin dito. So next naman mga kirig is direct na from dito to magnetic line 3 na. Magnetic line 3 na magnetic conductor. So from dito dalitan tayo. Hindi na dadaan dito kasi yung isang linya lang ang i-read ng coil mga kirig. Kasi kapag yung dalawang linya na yung ilalagay nyo, so hindi magre-read yung current coil nyo or mag-malfunction siya mga kirig. So dito to dito mga kirig. So next is from magnetic conductor to thermal overload mga kirig na line 1, line 2. So hiwala yung type na nabili namin na magnetic conductor o thermal overload mga kirig na. So ganito yung style niya. So ayan guys, tapos na. So next naman is dito to dito mga kirig. So dito na yun, itatap nila yung motor mga kirig. So ito naman yung tatrabahin natin, line 1, line 2. So ayan mga kirig, no? So natapos na natin yung power circuit natin mga kirig. So next na is ito yung control circuit mga kirig. So ito yung diagram, no? So control circuit na tayo. So unahin ko is line 2 or main line 2 to voltage sensor line 2. So nandito yung line 2 ng voltage sensor. So makakonect is yung timer. Kukunin natin to. So voltage sensor line 2, timer, TOR, no? Tsaka pilot light ng ating pilot light line ko. So ta, so unahin ko dito to line to kasi dito tayo dadaan. Seems malapit dito mga kirig na si line to. So yun ang unahin ko. So next is line to ng timer. So dito to dito mga kirig na. So yan. Yan ang ating susunod. So next mga kakirig is from timer to TOR. So dito mga kakirig. So itong wire na to is patungo dito mga kakirig. So kung timer to magnetic conductor, timer to magnetic to thermal overload. So next is sa pilot light green at saka sa red. So itong wire na to ay patungo dito mga kakirig na. Ayan mga kakirig na. So from thermal overload, so dito sa line to ng pilot light, so ito ng pilot light, light to ng green at red. So ito yung green at red. So sinama ko na rin dito yung connection sa voltmeter natin na line 2. So next mga kakirig is ito. So ito ay 95, so 95 ng thermal overload to A2 ng magnetic conductor. So ito naman yung pawiringan natin mga kirig. So from here to dito. So
So, yun nga, itong wire na to. So, ito, kung makikita nyo. So, ito, is, ito yan. So, from thermal overload to 82. So, yan. So, tapos na tayo sa line to, mga carry, no? So, sa line 1 naman tayo. So, from main breaker, so, to, so, dito, papunta dito, mga carry. So, yan yung next natin, iwawayan. So guys, ito na yan. So imbis dito mga carry, dito na lang, no? Kasi connected lang naman sila. Tapos mas malapit pa dito sa mga safety sa line. So next mga carry is from dito to voltage sensor natin. So dito, ito yung voltage sensor natin na line 1. So yan yung lilinyahan natin na. From line 1 to line 1. Line 1 out ng miniature to line 1 ng voltage sensor natin. So next mga kirig, tapos na to. So dito na tayo, so 11 to. So 11 yung common, 11-14 yung open. So 11-14, so ito naman ang wiringan nito. Pwede tayo dito, pwede rin dito. So mas malapit dito mga kirig, no? So dito tayo, so dito. Dito to 11. So yan. So ang out naman niya is ang 14 na normally open to mga carry. So 14 to terminal ng timer natin na 0.7. So dito to dito yung next natin na iwa-wire. So ayan. So 14 to 7. So ito yan. 14 ng voltage sensor to 7. So next is 7 to terminal 1 ng timer. So terminal 1 ng timer is ito. So normally open po ng timer tayo next 1 at saka 3. So 7 to 3, 7 to 1. So 7, so ito yung 1. So ang wire natin dito mga kakiri, no? So ayan, 7 to 1. So ito yan, 7 to 1. So next is a 3, ang 3 mga kakiri ng timer. 1 at saka 3 is normal open, no? Ang delay on mga kakiri, no? Time to close yung mga kakiri delay. So 3, so connected to 3 is selector switch, no? At saka si MC normally close. So MC normally close natin is nandito. So ang unahin natin na i-connect is si MC normally close kasi malapit sa dito mga kairing, no? So ang next wire natin is dito 3 to normally close. So 3 to normally close, no? So next is normal 3 to dito sa selector switch natin, no? Para sa photo at hand. So dito tatakbo yung wire pero dito sa kanilang dalawa or dito, no? So yan ang mga wire natin. So ayan, from 3 to dito sa hand at off, no? Sa inya. So next naman mga kirig is dito tayo sa manual. So ito yung manual natin na terminal to stop. So ito yung stop. So mag-wire tayo from dito to dito mga kirig, no? So ayan, from dito to dito. So ito yung wire. Next is stop na dito to start na stationary. Dito natin yan. So dito sa taas. So ang wire naman natin is from here to dito. So ayan, ito na wire, ito na line. So ito yan mga kirik. So next is either sa stop or sa start tayo connected to MC13. So MC13 natin is nandito. So dito ako magta-tap. So bato mo guys, MC13 mga kirik, no? So yan yung next natin na iwi. So ayan mga kirik, from 13 in on ng magnetic contactor to dito. So ito yan.
So next is up from start button to unahin natin. Dito na terminal block. Pwede kayo terminal block at pwede rin kayo MC. So muna kayo wire. Mas malapit si terminal block. So dito to terminal block magkakaring na. Yan mga carrying, no? So terminal block to dito sa terminal na normally open natin na push button. So ito yon. So sinama ko na rin yung pilot light natin na itong wire. So ang naging wiring yan ito at dito mga carrying, no? So yan, ito at saka pa sa pilot light. Kung na kita, kung napapansin nyo mga carrying, walang normally open dito mga carrying full run indicator mga carrying, no? Sa ating pilot light. Kasi ang normally open natin is ginamit natin sa para latching niya sa manual ng mga carrying block. At saka yung contactor namin is na ginamit is 1 in o 1 in lang sa mga carrying. So kaya dito ko na lang sa sinabay sa magnetic contactor, no? So kapareho na lang yan kapag under sa MC, iilaw dito. Wala kasi akong wala kasi kaming contact blocks or extra na normally open para interlock itong pilot light natin. Pero accurate naman din to ang kanyang ilaw mga kiri kasi ilaw lang din to kapag nasupplyan si magnetic contactor, no? So sayang din kapag mag-alaga ako ng isang relay, so hindi ko na lang nilagyan para medyo nakasave, makasave kami sa device mga kiri. So next mga kiri, so tapos na to, no? So from terminal block mga kiri, pupunta tayo kay magwawire naman tayo kay MC14, no? Normally open, so mas malapit siya. So nandito yung open natin. So mag-ang wire ko dito to terminal block. So ayan mga kiring, no? So normally open 14 to terminal block. So ito yan. Normally 14 to terminal block. Next mga kiring is 14 to MC. So kung dito to A1 mga kiring, no? Yan. Yan yung next natin na i-wire. So ayan mga kiring, no? So from 13 to A1. So ito yung last. 14 to A1 natin. So tapos na. So patras tayo mga kiring, no? Hindi. Patras namin. Next mga kiring is ito. So kasi tapos na tayo dito sa manual. Dito naman tayo sa auto. So from selector switch na contact to terminal block. So ito is provision para sa sensor natin, no? Either rootless relay or pressure switch ito mga kiring. So kaya may terminal block dito. So ito yung dalawa. So kapag i-insert na yung sensor natin, so ilalagay nila dito yung wire for pressure switch or level switch mga kakirin. So next is dito to terminal block. So ito, o ito yung auto natin. So from dito. So ayan mga kakirin. So ito. Patungo dito. So last mga kiring, so tapos na to kasi may provision na to mga kiring. So ang last natin na wiring dito mga kiring is MC normally closed to pilot light rate. So makita nyo dito, ito lang yung wire, ang walang wire, at saka itong current coil at ammeter natin. So ito muna, normally closed to pilot light rate. So ayan, normally close to start. So next mga kiring is ang ito pala yung live na voltmeter. So dito na ako kukuha kasi direct naman ito sa direct naman ito sa breaker. So line 1 for voltmeter. So dito patungo dito. So ayan mga kiring, no? Uy, lobat. So ayan. So ayan mga kiring. So ito line 1 ng voltmeter. So next is ito lang na huli is itong current coil at saka yung ammeter na connection. So next is ito na terminal is 1 to dito negative. So, at ito naman ko sa is 2 to positive.
So mga kakirig, ipapakita ko na lang yung finished product niyan at saka yung schematic diagram sa control circuit mga kakirig. Kasi sa kasamaang parad mga kakirig, sinabot ako ng robot. So hindi ako nakadala ng charger, so namatay yung cellphone ko. Sa explain ko na lang kunti yung hand at saka auto mga kakirig. So, kapag nakahand tayo niyan mga kakirig, is siyempre yung selector switch natin is nandito sa hand na side. So hindi aandar agad yung motor para magmitir ng copper kapag so, under ang motor kapag pipindutin yung start button at saka mamamatay yung motor kapag pipindutin yung stop button. So, sa hand na mode mga kakirig is wala itong protection sa pump mga kakirig. No, pero sa protection ng motor is meron pa rin yung overload natin. So, sa kapag nag-auto tayo mga kakirig, so auto mode. So, kung sa auto mode natin ang mag-trigger ng mag-on at off sa motor natin is yung sa setup na to is yung level switch mga kakirig, no? So sa system na ito is pahigop siya mga kakirig, so draining. So kapag naubusan ng laman yung tubig yung tanke, yung source niya, so mamamatay yung motor natin. At kapag babalik yung pataas ng level mga kakirig, so babalik na under yung motor natin mga kakirig. So yun ang system ng motor natin mga kakirig, no? So hindi ko na testingan ulit yung controller kasi pag kabalik ko kinaserve pagka kinabukasan is in-install na pala nila doon sa pumping station niya mga kakirig. So, ipapakita ko na lang yung diagram nito, ito, at saka yung finished product. So, yan mga kakirig.